internationally with its pristine white sand beaches and crystal clear waters. Aklan is a province in the northern island of Panay, which is also adorned by luscious greens and an environment blessed with people who so dearly preserve its tradition and culture. Aside from their famous Ati Atihan Festival, Aklan is also famous agriculturally, an industry where tourism relies most of its raw materials. Locally, the agriculture sector aimed to meet the demands of the Millennium Development Goal. This is by reducing poverty from 26.5% in 2009 to 16.6% in 2015. In line with this project is the bottom-up planning and budgeting, which is anchored on reaching out to the grassroots level, determining the needs of the people for an efficient project. So far, based on our assessment, itong region na ito ay isa sa pinakamataas, no? Mataas na utilization of funds for under BUB, you know. Why? Because maybe ang isang nakikita namin dito, constant meetings, trainings and reviews and coordinating with involved agencies, malaking tulong 'yan, no? So ang isang nakikita namin na na malaking bagay, especially when they plan out rural infrastructure like irrigation and farm to market road, pinapalo na nila yung ating ini-endorse na tools, yung geotagging. So walang duplication, everything is transparent. So for those road na hindi mapoprovide, could be again prioritized in the next year, no? So at the same time, yung planning and budgeting process nila will also be improved. Aklan has 7 municipality beneficiaries of BUB projects that were recently completed in 2013 and 2014. The farthest town in the northwest of Aklan is the town of Buruanga. It is one of the beneficiaries of Farm to Market Road of the Department of Agriculture. A 1-kilometer road for the cost of 8 million pesos has been of service to people that relies on farming. Barangay Captain Jerry Dagohoy was thankful for the project. Una po ma'am, mas malaking naitulong yung Department of Agriculture dito po sa aming barangay, sa Barangay Kabugan, Buruanga, Aklan, kung saan unang-una po yung produkto namin is mas madaling mailipat o matransfer sa merkado. Aming mga estudyante is madali pong makakapunta sa school, hindi na masyadong nag-absent. Hindi katulad nung dati na nung maputik pa itong lugar, umulan o kaya pag mas malakas yung ulan, yung mga estudyante namin palaging nag-absent. Yung proyektong ito ay mas nakakatulong sa hindi lamang sa aming barangay, kundi sa kalapit barangay, katulad ng Barangay El Pugriso, Barangay Nazaret, Barangay Poblacion, Barangay Habana, at saka Barangay Tagusip, which is easy to transport yung produkto nila, hindi lamang dito sa aming bayan, kundi sa pinakamalapit na bayan sa dito sa Aklan. Ang pangunahing produkto namin dito nililipat namin sa Boracay. Delia Rosero, the Municipal Agriculture Officer, believes that through BUB projects, farmers gain more. Since their products were sold in Katiklan and Boracay Island, the road gives them an easy access to neighboring markets. Dito talaga nilagay yung project sa Barangay Kabugan dahil nga ito ay yung barangay road na pwedeng madaling makarating sa barangay sa bayan ng Malay, especially Katiklan going to Kalibo. Kumbaga ito ay pinaka shortcut at saka madaling makarating sa barangay Tagusip, kung saan ng yung barangay Tagusip ay isa sa pinaka ng magandang produkto lalo na sa vegetable production. Several kilometers away is the town of Nabas. It is where the Department of Agriculture allotted 1.2 million pesos worth for its farm-to-market road project. Victor Castro, a local chieftain, tells how they struggled in transporting their products before the project was realized.
halos 100% na hanap buhay ng tao dito, banig at saka kupra lang. Malaking bagay ito na binigay sa amin ng DA kasi yung nauna, pag-transport ng mga produkto namin, hindi na kami gaanong nahihirapan. Kasi dalawang project na ng DA na binigay sa amin, yung isa doon, DA rin yung nagbigay eh. Kaya sa aming barangay, nagpapasalamat kami sa proyektong na binigay ng DA na ito. Where luscious green mountains stretches, there is food and livelihood for the villagers. Adjacent to the town of Nabas is Ibahay. Its farm-to-market road community beneficiary Barangay Regador also serves as the gateway to the market by its neighboring villages. Former chieftain and now Barangay Councilor Noel Simera shares his story. Malaking tulong to ma'am kasi noon walang kalsada, mahirap to sa travel. E ngayon nang nagkaroon ito ng project na ito nga siniminto, lalong napabilis yung travel ng mga produkto galing na sa mga niburing barangay dahil tatlong barangay pa galing sa itaas. E ngayon halos dito na dumaan yung mga galing sa bundok na nagbinta ng mga produkto, halimbawa kupras, banana at saka marami mga iba. Tapos, siyempre yung mga papuntang ospital, mapadali rin. Halos dito na, tatlong barangay, dito na halos sila dumaan. Dahil mabilis dito, malapit, at saka hindi problema sa daan, walang lubak. Itong project natin na grassroots participatory budgeting process is nagagaling po ito sa kanila. Sila po ang nagplano nito. Kasi kailangan nila para makatulong sa mga tao, mapadali yung serbisyo, kagaya ng pag-transport ng produkto nila. At iba pa ano po, yung gusto pa rin nila na i-connect ito in other barangays, like interior barangays, so that ang produkto din ng barangay na nasa looban, makadaan din po dito sa kalsada na ito para mapabilis yung pagdala ng produkto sa market. Another municipality which was granted by a farm-to-market road is the town of Balete. Barangay Feliciano and Barangay Cortez are two of its community beneficiaries. Ang masasabi ko lang sa Department of Agriculture ay malaking naitulong nila sa amin dahil sa proyektong ito. Mostly, abe, ang mga mangunguma ba ang nakatira dito. Kaya yung produkto mabibigat, halimbawa, abe, saging, kopra, mabibigat yan. Kaya kung maganda yung pidirod, mas nakatipid sila. Mahirap. Mahirap dati. Bako-bako. Saka wala kasi maintenance dati dito hanggang ngayon. Buti nga dito, mayroon dito. Nakakakuan din, kakatulong din dito. According to its municipal agriculturist Aileen Magallanes, the BUB project could give farmers a chance to improve their production given the low transportation cost. Malaki yung impact sa community kasi nga, yun, lalo na sa mga farmers kasi hindi na mahirap silang mag-transport ng kanilang mga produkto from the farm to the market. Away from the steep slopes of the mountains is the coastal town of New Washington, Aklan. What was once a bumpy ride for the delivery of seafood is now a long stretch of at least 1,804 lineal meters of paved roads amounting to 10.7 million pesos. Talaba talaga yung produkto namin dito sa Tambak. Talaba mismo, talaba at saka yung mga saging. Naabutan ng mga ilang oras bago makapunta sa makakuan sa bayan. Siyempre, mahina yung kita-kita mo niyan dahil hindi sariwa yung maidala mo sa bayan. Sa amin dito sa barangay, malaking tulong talaga yung binigay na project dito sa amin. Napakalaking tulong yun sa amin dito. Direkta talaga yung mga huli namin sa bayan na noong kasi panahon, hindi masyado
makakapunta sa bayan dahil hindi pa simenting yung ano, lugar. Kasi ngayon, malaking tulong sa amin ito. Located near the Aklan River is the town of Batan, Aklan. Majority of its people rely on the produce of the river and its marine cages. But it is inevitable that agriculture is becoming a profitable industry in town, especially now that the town has a 6 million worth of 900-meter farm-to-market road in Barangay Palay. Eh, dati yung transportation namin, yung mga ano lang, yung mga kangga sa mga tulad ng mga ano, kalabaw, ganun. Eh, sa ngayon, sa mga sasakyan, ganun. So, madaling may transport papuntang bayan. Ito kasi ang kailangan ng mga tao para sa pagbaba ng produkto nila, mga saging, kopra, yung buo na niyog, para ang buo na niyog binibenta yan sa palengke, dinadala sa Maynila. Siyempre, sobrang pasasalamat in behalf sa mga constituents namin dito. Nagpapasalamat kami sa DAE na natapos yung proyektong ito. The last town who has completed its BUB project is Tangalan. The project, situated in Barangay Panayakan, gives you a bird's eye view of the province of Aklan. Villagers like Ronaldo Diego complain about the way they transport their goods to the market because of the terrain before the project came to life. Nung dati ho, napakahirap dito. Titis lang yung tao ho, dahil ang hirap lalo pag umulan. Pero ho, ngayon maganda na. Ginawa na ho ang biyahe. In order to make the project more practical, the local government unit gave its own contribution so that the road extends to its neighboring village. Malaki yung impact ng project dito sa lugar na to dahil kailangan nilang matugunan natin yung need nila para makapunta sila sa bayan, especially yung kanilang mga produce na mga pinagpaguran ng ating mga magsasaka. At hindi lang yan, yung mga kabataan na nag-aaral doon sa bayan, sa Barangay Panayakan, ng high school at saka ng kolehiyo, doon sa Kalibo, ito rin yung way na madadaanan nila. A province that is so rich in beautiful sceneries, wonders that have drawn tourists. It is just fitting that people who'd save the agriculture sector from the demands of tourism, an industry that has fed its people and its fellow men. So if you are co-owner of the project, you will take care of the project. You will make sure that the project will be successful and sustainable. So that's one area wherein the project is being made sustainable, which is very important because we don't want to waste the funds of the government. A parable tells us that there is gold in the rice fields. If only we learn how to sow and till the land, we give the next generation a reason to celebrate the graces of His Almighty.